Makakasama na natin this afternoon ang ating BFF sa kusina. Palakpakan natin, Chef Tatu! Good afternoon, Chef! Ayan, grabe na po. Saya-saya. Nakita ulit tayo, Chef. Dati, nakita tayo sa Manila International Book Fair. Ayan, at ngayon naman, syempre, dito sa Digital Conference mo. Alam mo, Chef, lahat kami dito, talaga nga naman, iisa lang ang tanong. Diba? Ano nga ba ang nilalaman ng diskarte sa kusina? Actually, yung diskarte sa kusina, naisip ko kasi siya dahil sa bahay, di ba? May makatulong tayo or may mga bata gusto matutong manuto. Ang hirap kasi magturo, di ba? Step by step and all that. Naisip ko, bakit hindi ko lang isulat ng isang libro na kaya maintindihan na kahit na katulong namin, yung mga pamangkin ko na medyo bata pa. So, it is super simplified na step by step. Kasi nung panahon namin, medyo ibang generation, no? Yung, nandyan pa kasi yung lola ko na nagtuturo step by step. Ah, ganito yan, di ba? Ganito maghimay, ganito magpalambot, ganito magprito and all that. Ngayon kasi, a lot of people are already working. The mothers are working. Yung ang dami natin na kumakain na lang sa fast food or sa labas. So, yung skills ng cooking, hindi na naturo dun sa mga bagong generation. Younger generation. Pero, ang daming gustong magluto, ang daming gustong mag-chef. So, ang problema, hindi lang sa bahay natin, pati yung mga nag-aaral na gusto maging chef, wala talagang alam pagpasok ng kusina. No? So, I did a book na talagang 3 years ko din siya trinabaho na I tried to figure out ano yung best way na ma-explain ang pagluluto na madaling intindihin, step by step, at saka nakakontextualize sa kusina ng Pilipinas. Kasi marami tayong mabibili na libro, di ba, on cookery, marami tayong nabibili na mga international cookbooks. Pero problema natin, number one, ang ingredients hindi naman natin nabibili, di ba? So, ano yung gagawin mo? Ano yung substitution mo? Number two, hindi tayo pareho ng setup ng kusina kasi nakikita natin ang ganda-ganda ng kusina nila, ang ganda-ganda ng gan. So, paano ka mag-a-adapt based on that teaching na hindi naman applicable sa atin? So, ginawa ko talaga siya na sobrang Pinoy na cookbook. Yun naman, sobrang Pinoy. So, ito, Chef, hindi lang pala siya tips kung paano magluto. Meron din kung paano maghiwa ng mga baboy. So, paano ang preparation bago magluto? Kasi nakakalimutan natin minsan. Kasi nakikita na, ay gusto ko magluto. Iniisip ng tao, is puro lang siya maghalo-halo, di ba? Akala nila yung pag-ganon-ganon, yun ang pagluluto. Pero cooking actually is a long process na pati sa pagplano, pagpili mo ng ingredients. Kasi kung hindi ka marunong magpili ng sariwang isda, di ba? Hindi ka marunong pumili ng anong tamang cut ng kani para sa isang putahe. So for example, gusto mo, gagawin ko ng twist crispy pata, iihawin ko, gawin kong barbecue. Ang kunat-kunat ng crispy pata, it wouldn't work. So, kailangan mo parang palambutin yung mga tough cuts of meat, so hindi siya appropriate. So, everything is covered there. So, pati pagpili ng isda na, dapat pala yung shiny pa yung balat ng isda, then inaamoy mo, hindi siya masyadong malansa and all that. So, it's really something that's based on experience and very practical knowledge sa mga taong namamerengke, namimili, di ba? Paano mo patagalin yung buhay ng gulay? Kasi ang mahal-mahal na ngayon ng gulay, sa amin nga, puro na kinakain ng puro steak na lang kasi mas mahal pa yung gulay. Mas mura na yung steak, di ba? So, parang kung hindi mo alam yung mga ways to be able to save on cost and save on time, hindi ka talaga makaserve ng maayos sa pagkain sa pamilya mo. Yun naman. So, ang dami palang matututunan dito, no, Chef? Kaya dun sa mga media influencers natin dito, sa mga writers natin dito, nako, open po ang ating question and answer portion dito para kay Chef Tatung. Kung meron po kayong gustong katanungan, ayan, feel free to grab the microphone at syempre, magtanong po tayo kay Chef. Tapos, Chef, alam mo, grabe, no, tong libro,